BIG-R o kung tawagin Botanical Insect Growth Regulator. Yan ang produkto po ng MAPECON against all flying and crawling insects. Ngayon, iba-ibang generation yan, ano? But basically, yung mga active ingredient, pareho lang. Ito ay ang ating latest, Total Insect Killer. So, ito po ay ready to use. This is 500 ml. I think dati, nag-abibenta tayo ng twin pack nito, dalawa, no? Para bang buy one, take one. Pero ngayon, pinagsama na natin sa isang litro. So, meron na tayong isang litro. Now, how does this work? Ito po ay ready to use. This is water-based. And it is safer than practically lahat po ng mga pesticides na makikita natin. Bakit? Kasi ang basic principle po ng pesticide, na pati MAPECON gumagawa, pero matagal na, more than 20 years ago, no, ay yung nervous system ng hayop ang apektado kung bakit namamatay yung insekto. Ang problema lang po, lahat po ng creatures may nervous system. Pati ang mammals may nervous system. Tayo, mga pets natin may nervous system. So naka-invento po ang MAPECON ng BIG-R, no? Botanical Insect Growth Regulator. Ano yung Insect Growth Regulator? Yung insects lamang po, ang tawag sa kanila ay exoskeleton. Bakit? Kasi hindi katulad natin, di ba? Nasa loob ang buto natin. Tapos nasa labas ang balat. Sila po baliktad, exoskeleton. Ibig sabihin, para lumaki sila, nagmo-molt sila. Di ba alam niyo yung molting? They shed off para tapos they grow it again, no? Yung mukhang balat nila, kasi nga lumalaki sila ng lumalaki. Now that is a characteristic common to all insects. And the hormone that controls the molting or their growing is called ecdysone. So yung po ang tinatamaan directly ng ating BIG-R o ng ating total insect control. So it is very safe. Kahit po matamaan ang manok, ang pusa, ang aso, ay hindi po nila ikamamatay yun. Eh syempre, huwag nyo naman pong aabusuhin ang kagandahan ng produkto natin at tirahin ng direkto. Ano? Hindi naman po tayo ganyan. Pero hindi po nila ikamamatay yun. So this one is very safe and you can spray around your environment. Ang kailangan natin matutunan ay paano mag-spray, no? On purpose po, ito ay water-based para safe, para na kung ganun po, ay umaalis po ang MAPECON doon sa mga petroleum or gas-based products. Yung bang may gas po yan or kerosene na pinanghalo, syempre, tamaan naman ng insekto niyan, mamamatay talaga kahit walang pesticide, di ba? So, tayo ay lumalayo doon, nandito tayo sa water-based, and it is slower acting, no? Slower, ibig sabihin, hindi po siya, pag in-spray nyo, ay 3 seconds patay, hindi po ganon. Medyo mas mahaba po, mas matagal, possibly a minute or 2 minutes. Pero sigurado po na mamamatay. Ang advantage po nito, malalaman niyo lalo na po sa ipis, no? Ang ipis kasi may characteristic 'yan na pagka may itlog siya sa katawan, tapos merong danger sa paligid, danger, danger. Nako, ilalabas niya po yung itlog niya to ensure the next generation. And then kahit ma-sprayan mo siya, mamamatay siya, meron siyang next generation na egg capsule. Pero pag ito po, because this is an insect growth regulator, it inhibits the growth of insects at any stage of their cycle, from egg, pupa, larva, pupa hanggang adult, no? Ng insect. So kahit na egg siya, pag tinamaan po nito, hindi na po siya mapipisa. Kaya unlike other pesticides, wala po itong tinatawag na pest resistance, pesticide resistance, no? Which is common, na kailangan every so often papalitan ninyo yung pesticides kasi ganito yon. Pag ang insect tamaan ng pesticide and then manganak siya, no, kung halimbawa, syempre yung mga direkta mamamatay. Pero yung mga nadaplisan lang, gano, kumbaga injured sila, or nakatanggap ng kumbaga chemical or radiation, whatever.
Pero yung anak po nila, resistant doon sa pesticide na yon. Kaya, the next time around, the next generation, pag tinamaan sila, hindi nila ikamamatay yun. That is why if you notice, yung mga talagang chemicals, every 2 to 3 years, pinapalitan po nila yung formulation. Bakit? Nagkakaroon ng pesticide resistance. So, dito, wala po tayong ganun. Bakit? Eh kasi hindi sila magsasurvive, period. No? Dahil hindi napipisa yung mga itlog nila. Now, if gusto ninyong makatipid, pwede rin kayo bumili ng concentrate. No? Ito yon. This is 120 ml. At ang timpla po nito ay 20 ml per liter. So, once makuha po ninyo ito, of course, you try to, i-shake ninyo and then bubuksan ninyo. So, well-sealed po ito, no? At pagbukas po ninyo, ang aking tip sa inyo, kung wala kayong panukat, ang takip. Ang isang takip is approximately 5 ml. So, dito po sa ating 500 ml, dalawang takip, no? Sa 500 ml na tubig. Dito sa mas malaki, 1 liter, apat na takip dito sa isang litro ng tubig. And this is 120 ml. So, yung isang maliit na bote na to, this is good for 6 liters of spray. So, malaking tipid po. So, you can try out both. Kung gusto niyo game na, ready na, dito kayo sa ready to use, meron tayong 1 liter. Or, if you have a sprayer, you can also buy this at makakagawa ito ng 6 na ganito. Makakatipid po kayo. So, I hope you have an insect-free life, a better life. God bless you all. Kung nais po ninyong matuto pa sa iba't ibang mga teknolohiya pangkalikasan, mag-subscribe lamang po dito sa YouTube channel ng Greenovations Philippines. At syempre naman, pakishare din naman sa ating mga kaibigan. Ang ating mga produkto ay available din sa greenovations.com.ph. God bless you.